Hi guys! Welcome back to my channel! Welcome to our channel! Siyempre, gagawa na naman tayo ng video reaction ngayon. At ang gagawa natin ng reaction is yung interview ni Miss Tony kay Hipon Girl. Oo, atagal na natin hindi napapanood si Hipon. Ano na kayang balita sa kanya ngayon? Yes, aalamin natin kung ano nang nangyari sa kanya sa interview na to. Tara guys, samahan nyo kami. Let's panoorin to. Video. Kilala natin siya bilang si Hipon Girl. Ang totoong pangalan niya ay Nicole Budol. Yung Herlin kasi, tatay ko Herber. Tapos nanay ko Lenlen. Kaya Herlen. Tapos ayaw, nag-break sila nung ibibinyagan na ako. Ayaw nilang pagsamahin yung pangalan nila. Kaya pinag-iwalay. Ay, hindi. Ayaw akong pagsamahin yung pangalan natin. Ayun. Simula nung nanganak sa akin, ayaw na daw nila. Ayaw na nilang magsama. Comedy lang dating naman. Oo. Pati si Tony natawa sa kanya. Pero hindi siya nagpapatawa, nagkukwento lang siya. Nagkukwento lang siya. Normal niya yun. Oo. So, ang nagpalaki sa'yo? Lola at lolo ko. Shout out nga pala sa Nanay Bering ko at saka kay Tatay Oren. So, hanggang ngayon doon umuwi sa kanila? Doon. Saan ka lumaki? Doon, sa ano, sa Angonugo. Kabayan ka namin, di ba? Taga Rizal tayo. Kapit bahay lang ng ano. Konting kembot. Taga Rizal. Oo. Ate Polo Rizal. Yes. San ba yun? Sabay ganun eh. Joke. Napunta na tayo dati doon. Oo. Lang. Ayun na. Oo. Hindi kasi parang isa sa mga bubog mo yun na lumaki ka sa mga lolo at lola mo? Ewan ko sa nanay ko tsaka sa tatay ko, di ko na alam kung ano yung totoong kwento. Yung kay Papa lang naintindihan ko masyado. Yung sabi... You know, kita mo? Oo, sexy. Sexiness. Ang ganda talaga ng legs ni, ano, ni Hipon. Hindi lang legs, talaga pati yung katawan. Yung maganda. Katawan. Oo, sexy talaga sexy. Siya. Sexy. Sabi ni Papa, ay buka masiraan ko nanay ko. Pero totoo naman ito, sabi niyan. Comedy. Uy, box yung Papa ko. Nanapanood mo to, Mama Lenlen. Ito yung sinabi ni Papa. Sabi ni Papa, ano, dati na kinukuha kita dyan. Kasi nga, ako lang anak ng tatay ko. Tapos sabi ni Mama daw, ay parang araw-araw si Mama na ano, ay si Papa na pumupunta sa bahay ng Mama ko. Ano, Len, akin na yung anak ko, ganyan-ganyan. Sabi ni Mama, oh sige, ganun, sayo na yan, marami naman ako anak eh. Parang ganun. Eh, Mama. Oh. Binigay na kasi marami naman daw anak. Oo, marami naman daw eh. Yun na nga yan, nag-iisa lang naman yan eh. Ako maraming anak talaga. Sila mo kami, ate, kuya. Ilang kayo? Apat, tapos yung baby namatay. So, kinuha ka ng tatay mo? Opo, tapos dun na. Dun na ako sa lola at lolo ko. Tapos nag-abroad yung tatay ko. Kaya lumaki po talaga ako sa lola at lolo. Si nag-abroad tatay si tatay, so talagang laking ano siya, lolo at lola, yun ang nagpalaki. Mm-hmm. Ganun talaga pag nag-abroad ang magulang naiiwan sa ano eh. Oo. Either lolo at lola, kapatid. Oo, pero madalas lolo at lola. Lolo at lola. Sana, ano naman ang version ni nanay mo nung nakausap mo siya? Gagano lang, papaniwala ka sa tatay mo, ganun lang. Pero wala siya explanation, kaya mas pinaniwalaan ko na lang siguro yung sa tatay ko. Paano ka napasok sa showbiz? Nag-start ka muna sa mga beauty pageant, sumasali, di ba? Hindi, napilitan lang din ako sa mama. Oh, sexy! Oh. Kasi yung ate ko, title holder ng Moson, tsaka ng Angono, title holder. So parang sabi ni mama, ay, ganyan. Oo, mga kwan talaga sila. Sumasali sa mga beauty contest. Talagang lahi nila. Ate mo, maraming ano, maraming ginagawa sa buhay. Dapat ikaw din. Eh ako talaga dati, Bobita, hindi masyadong ano. Uy, grabe naman. Grabe naman kung laitin yung sarili. Huwag naman. Bakit ka naman Bobita? Bakit naman yung tawag mo sa sarili mo? Hindi ako makakaintindi masyado maayos. Parang ano bang grade mo sa school nun? Hindi ako nakakaintindi masyado daw. Pero at least, diba, napaka ano niya, authentic. Ano average? Natural ba? Pwede din sa akin 75. Kasangawa. Oo, kasi minsan bumababa pa eh. Nahirapan na ako sa sarili ko. Pag 18 na yun, perfect na ako sa sarili ko. Ay, pag nag-18 na perfect na yun. 75, okay na siya doon. Oo. 75. Kahit naman din kami nung panahon namin. Pag 80 ako,
tigilan niyo ako, parang ganyan. Kasi sabi ni Mama, tumali dyan, malaki yung adiga. Sa ano lang ako, sa binibining ang ano, nag-title holder ako nun. Oh, wow! Hindi naman, sining lang. Ilan taong ka? 17. Kaya kasi nasali sa beauty pageant, kasi ang tangkad niyo, anong height mo? Oo. 5'9". Tsaka maganda yung katawan ko dati. Mas lumig na yan, hindi pa maganda yan. Paano na lang kami? Yung dati. Grabe naman to. 5'9", ang tangkad. Oo. Grabe. Pag sa Pilipina, matangkad na yung 5'9". Oo. Hanggang ngayon. Ay, busog na ako nito. Grabe. Busog na raw siya. No? Busog na ako nito. Oh, dati, talagang... Dati, parang talaga akong adik sa amin. Wow! Sexy, grabe. Oo, kurba talaga. Ayan, no? Parang mannequin. Oo, parang ganyan ako noon eh. Char! Oh, maniwala po kayo, ganyan. Kailan yun? Sa panaginip lang. Oh, may ganun talaga. May ganun talaga. Nax. So, lahat kayo makakapatid sexy? Lahat kayo matapos? Mama ko. Ano ba height ng nanay mo? 5'8". Tapos tatay ko 5'7". Tapos... Ha? Mas matangkad pa yung nanay niya. 5'8". Oo, tatay niya 5'7". Oo. Yung nanay ko, laki boobs, laki puwit. Wala akong napunta, tangkad lang ho. Sa ako. Tapos yung pinasali-sali niya na ako, isang beses lang ako sumali. Ang tanong sa akin, tanong ko. Okay. Ang tinanong sa'yo sa beauty pageant contest na pinalanunan mo ay... Kung ikaw ang sagot sa isang makabaluhang tanungan, anong tanong ito at bakit? Never ko makakalimutan yun. Ano ang sinagot mo? Kung ako man po ay magiging tanong, ay sagot sa isang makabaluhang katanungan, ang tanong na ito, sino ang karapat dapat na manalo sa gabing ito? Eh di syempre ako. Kaya ka naman. Tama naman. Siyempre. Sino pa ba? Chance mo na yun chance eh. Chance mo na sabihin yun kahit na hindi ka manalo eh. Di ba? Oo. Alam ka na sabihin mo yung kalaban mo. Smart siya. Oo. Feeling confidence lang ako. Confident. Oh, so, nung nanalo ka dun sa beauty contest na yun, naisip mo na ba na ito ang gusto kong gawin sa buhay ko? Magiging beauty queen ako. Ay, hindi. Well, doon nga ako na ano, na-bully. Bakit? Marami nang nakaaway na bakla. Bakit? Ay, kasi nga hindi ba bakit ako nanalo? Bakla, ito ba't ka nanalo? Hindi ka lang makaganda. Doon nag-start yung hipon. I see. Kasi mas natal... Doon nag-start ang hipon nung nanalo siya sa pageant. Kasi nga naman, alam na eh. Yan na, may kasunod na explanation. Bugan ko yung mga magaganda. Ay, akin, tangkad lang tsaka katawanan. So, nung tinatawag ka nilang hipon, na-hurt ka? Nouna. Pero kaya ko naman... Na-offend ka ba? Nouna. Pero nung nare-realize ko, ay, medyo nga. Ano ko naman? Medyo ka. So, paano ka na pasok sa showbiz? Ang sumali... Ay, eto pa. May kwento pa ka sa... Kadawit pa rin yung ate ko yun. Oh, go. Sumali ng ano, ng Will Time Big Time yung ate ko. Wawawin pa din yun. Yung dating Channel 5 si Kuya Will. Oh, yes. Tapos, TV 5 pa. Oh, sumali si, ano, si ate ko dun. Shoutout sa ate ko, Jessely Timbol. Shoutout natin dito. Ayan, shoutout kay Mami. Shoutout din. Okay. Sabi ni ano, sabi ni Mama, matalo-matalo, manalo-matalo, 10,000 malinis. Kaliwaan. Ah, talaga? Oo. Okay. Ano, consolation? Consolation? Oo, oh, yun. Consolation! Yun. So, hindi ka, wala kang, hindi ka uuwing luwaan. Oh, yun. Okay. Talaga, sabi ng mama ko, wala pa man din. Ay, meron akong pera ng 1,000 audition. Punta kami doon. Tapos, ay, din yung mga kasama ko. Ang gaganda. Gaganda. Anong mga anak? Parang hap-hap, yung ganun. Hap-hap. Yung pala, kailangan sa Wheel of Fortune, panabla. Panabla? Hindi pwedeng ganda lang. Ay, lumaban yung kapal ng pesko. Panabla. Boring kapal na pagpuro magagawa. Kailangan pala panabla. Oh, kailangan makapal ang fest. Fest. Mm. Hindi pwedeng ganda lang. Hindi pwede. Ganda. Kaya thank you Lord, naging pangit ako masyadong. Hindi masyadong pangit. Middle. Oh. Doon ko na-realize na pati si Tony tawag-tawa sa kanya eh. Hindi talaga dapat talaga pasalamat ka kay Lord. Na? Oh, siyempre kung ano ang meron kung ka. Kung anong binigay niya sa'yo. Mm, kasi may purpose yan eh. Oo. Oh, yan na yan. Nabla ko. Kasi bang gaganda ng mga kasamahan ko. Tapos ako napili. Ay, paglabas ko ng room. Ang haba ng buhok.
Shari, yung aragal na ako. Okay. Pero naging ganda. Tapos yung naging ano pa, yung parang backup. Kasi ibang ganda ng backup. Ay, ako yung sinama. Kilala mo sino ka. Matatawa. Pag naging tropa ko naman siya. Oh, katropa mo na siya. Tapos, ay, matatawa ka sa mga. Natural na reaction. Di ba tayo ganun yun? Yes. Ganun lang yung pag nang-aasabi. Yun, parang, edi yun, wala pa man din, nakapasok sa audition, tuwan-tuwa, ayan. Okay. Tapos pa man din, wala pang laro, sabi ni mama, oh, 50-50, 5,000 sa'yo, 5,000 sa akin, uwi kami. Pagbalik namin, ayun, bokya kami. Bokya? Interviewan yun, di ba? Interviewan. Interview lang si Kuya Will. Ako, nakornian ako sa mga sinabi ko nun, pero marami namang natuwa. Natuwa naman si Kuya Will, pero yung mga tao daw yung dahilan kung ba't ako napaas. Napanood namin yun eh. Ah, yung kanya yun. Yung sumali siya kay Wawabing. Pinanood namin yun. Kasi si Arky Joven. Sexing sexy sa kanya. Shout out, Arky Joven. Shout out. Alam na this. Oo. Pero tawang-tawa din talaga si Kuya Will sa kanya. Hindi lang din si Kuya Will. Talagang lahat ng audience grabing hagalpakan doon. Oo. Sa Wawabing. After mo ng guesting, di ba umuwi kang luhaan? Pinabalik po ako mga 2 days. Bakit after, daw? Kasi 35 million views yung ano. 35 million views? Kaya naman pala pinabalik na siya. Kaya siya pinabalik. Ni Willie. Oo. Ikaw ba naman may ganun music, di ba? Oo. Halika na, Hatlin. Tapos nare-request ng mga tao. Kaya dahil sa mga tao talaga. So nagulit ka ba noon na 35 million views? Oo. Pero ano, ako, totoo, nakakornian ako sa mga sagot ko nun. Parang natural, parang sinasabi ko lang naman yung ano ko. So, nung pinabalik ka para sa Wawa Win, sinabi na sa'yo na kukunin kang regular? Hindi ko. Sabi lang, guess lang. Guess. Tapos, paano mo nalaman na regular ka na? Nung araw-araw mo akong pinapatawag. Naramdaman mo ba na, ah, okay, kinina na ako sa mga host? Hindi, araw-araw po akong ano eh. Tinakabahan pa din na parang anytime. Kaya nga ako naiiyak palagi. Ah, kasi parang oo, kaya pala. Tuwing may nandun siya sa show. Minsan may napanood ako na ano, naiiyak siya. Lagi talagang naiiyak siya. Oh, yung pala kasi. Kasi wala siyang pinirmahang kontrata eh. Na, halimbawa, 1-year contract, ganun. So parang any moment. Trial pa lang yan eh. Any moment, pwede kang machungi. Pag sasabihin lang sa akin ni Kuya Will, oh, bukas, ano, pahinga ka muna. Naiiyak na. Yeah. Okay naman yung sweldo nila sa'yo. Okay na okay. Okay na okay. Para sa akin, walang nga. Anong ginawa mo dun sa unang sweldo? Iniipon ko lang. Buti nga nag-ipon ako dahil hindi, wala. Patay na kami mga pamilya ko dahil sa pandemic. Patay na. Grabe. Yeah, kasi ano yan, hindi alam ng mga ng lola at lolo ko na nag-iipon ako. Tapos, gate pa nga lang napapagawa ko sa bahay namin, hindi man lang pumasok ng bahay. Gate pa lang ang napapagawa. Hindi mo lang makapasok pa ng bahay. Pinapagawa mo na yung gate? Gate pa lang. Dati kasi wala kaming gano'n. Meron man, maliit. Hindi kasi yung taray. Maliit. Tatay ko. Tapos ngayon kasi na. Ang ganda lang sa labas. Hindi mo lang pumasok. Hindi pa napagawa yung bubong. Na, natural kasi sa kanya yung pagiging komedyante. Oo. Kaya yun. Temik. Oo. So paano kayo nag-survive? Doon sa ipon mo lang? 100,000 ang ipon mo. 100,000 so, naubos mo lang yun. Siyempre, buong angkan ko sa akin. Tapos, talagang walang-wala talaga yun. Anxiety. Parang nahiya. ito na nakatawa. Kasi, anxiety yung sabi niya. Anxiety. Parang nahiya. Anxiety. Kanon, anxiety na nahiya, anxiety. Anxiety. Okay. Umiiyak ako araw-araw. Dumating ako sa puntong ano, parang ayoko na. Ayaw mo nang? Ayoko na magpakita sa ano ko, pamilya ko. Kasi? Nahiya ako. Dahil, feeling mo wala ka nang maibigay sa kanila. Back to zero kami. Wala na talaga. Kahit hanggang ngayon, wala na ulit akong binagkukunan ng grabe tao. Grabe yung heart niya kasi siya pa yung nahihiya kasi wala na siyang maibigay. May naubos na nga yung kanyang yung naipon. Source. Mm-hmm.
Kasi sa akin nga tumaas at din talaga yung pamilya ko. Dati pagkain lang ngayon, pati kuryente sa akin. Ilang pamilya? Kahit umiiyak siya, nakakatawa pa rin. Nakakatawa pa din siya. Ba't ganun? Sinusuportahan mo. Hindi naman yung mama ko, minsanan lang ako magbigay doon. Sa lolo at lolo ko po, yung mga gamot nila. Wala akong vitamin na yung lolo ko. Mahal kasi. Nagbablog-blog ako, hindi pa naman ako sumasahod hanggang ngayon. Sa vlog mo? Oo, hindi ko alam paano ako sasahod. Hindi pa rin siya nagsasahod sa pag-vlog-vlog niya. Eh, may 1 million subscriber na siya eh. Kaya nga eh. Alex lang yung nagtulong sa akin mag-ano eh. Kaya pala sobra yung iyak mo nung pinarang ka niya. Hindi ho. Naiyak po ako dahil sa ano, sa Gucci talaga. Sa Gucci? Bakit naiyak sa binigyan siya ni Alex. Bakit napanood ko yan? Mas mahal po sa bahay namin. Kasi mas mahal pa sa bahay niya. Mas mahal pa sa bahay niya. Mahal pala ng Gucci na. Oo, yung sapatos na yun. Oo. Grabe. Magkano ba yung bahay niya? Rights lang po yun eh. Ano ibig sabihin ng rights? May monthly ka pa rin pungulugan. Tapos wala pang titulo po. Magkano yung inuhulugan niya monthly? Di, sa lolo ko po yung naghuhulog dati, parang 800 po ata, kada buwan. Pero matagal na panahon na, parang buong buhay na ng lolo ko, naghuhulog na po. Nang 800? So ngayon, naghuhulog pa rin kayo? Hindi ko na po alam sa kanila, parang naipaglaban naman po. Dahil sa ano, COVID na yan, hindi rin ako makapagreklamo kasi hindi lang naman po ako yung ano. Natamaan talaga. Oo, lahat naman. Kasi naging kampante din po. Naging parang mali din po ako. Naging kampante po ako na ano. Na alam ko may pagkukunan tao pagkatapos itong wawawin. Wala po talaga. Wala nung iba. Naiiyak nga po ako pag may nangihingin ng tulong sa akin. Wala ako mabigay kasi wala rin po ako. Hindi ko masabi sa kanila na ako nga wala ako nabibili para sa sarili ko eh. Maraming mga nagme-message sa akin sa Facebook na ano, Len, tulungan mo naman kami, yung ano namin, yung parang manginging gatas, yung ganun, yung mga matatanda. Yung tulong, yung lolo-lolo ako, nahihirapan ako, paano ko bubuhayin. Tapos naiiyak ko sa kanila na hindi ko sila matutulong. Hindi ko na lang po sinasagot yung mga nangingitan tulong. Kasi wala po nakakaalam kung kala po nila masayahin lang ako. Pero hindi po masayahin talaga. Lagi po umiiyak pag nakakapos po talaga kami. Wala na po ang pinagungan. So paano may naitatawid yung pang-araw-araw? Pag may racket po, nagpapapost, gano'n. Nagpapatiktok, gano'n. Doon na lang po ang bumabawi. Kasi pag wala po yun, wala na po ang magungunan. Hindi ko na po alam saan ako mapupunta pagkatapos po nito. Hindi ko po nga alay magpupunta ako sa TV eh. Okay na po sa akin ano, kahit ano lang. Gusto mo pa bang mag-artista? Opo, kasi po ano, gusto ko naman pa mag-artista, pero wala nang kukuha sa akin. Dati naging ano, kasi nga ako, pandemic pa ngayon, diba? Papayang ako naman. Kaya ganun. Talaga. Mahirap talaga ang buhay. Pero pag lumipas din naman yung pandemic na ito eh. Oo. Eh, kikita pa rin naman yan siya dyan sa mga vlog niya. Oo, gagol. Naging nagtindera ako. Daddy, yung gano'n. Umbrella girl. Umbrella girl. Tapos po, naging tindera din po ako sa may palengke. Naging tindera ako matagal na pa. Tapos nagmunisipyo din po ako. Tapos din ako, naglatang muka din ako. Kahit mga maliliit lang yung Saudi, pag pinagsama na, ang laki ng pera, mas malaki nga pera ko dati. Promise. Dati hindi ako makabalan ng pera sa wallet eh. Kahit mga 500 lang meron ako sa wallet. Si zero talaga ako. Back to zero talaga. Talaga. Ito ba yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa buhay? Oo. Kasi parang mas ano po eh. Parang dati po kasi walang nag-expect sa akin eh. Kung may pera po ako, walang may paki. Eh ngayon po talaga sa akin na lahat umasak. Meron akong pwesto po ng tindahan, pero hindi naman po mabili. Yung iba doon, mga nagamit ko ng damit eh. Yung mga nasuot ko, isang mes lang. Binibenta ko, 99 lang. Mabawasan lang, parang may income lang yung kami. Ilang subscribers ka na ba sa 1 million na po. 1 million na subscribers. Dahil kay Alex yun. Sobrang laki naging tulong niya ate sa akin. Alam si Alex, parang tingin niya sa'yo kapatid ko na yun. Kasi parang hindi ka na nawala sa isip niyo after niyo nang magsama. Ang pwede niyo na kaya ako.
kausapin na lang, shoutout na rin natin. Punin na lang. Shoutout na kayo. Hindi, ano, baka naman. Baka naman, ikaw. Ah, talaga, mabait nga. Si Alex, naman nalilito talaga ako nung ano. Anong nalito ka sa kanya? Kasi magkakasundo talaga sila ni Alex. Oo, oh, parang sila pa kulit dito. Yung kulit nila parehong-pareho. Hindi mo alam magiging masaya kung malungkot sa kanya. Pero magiging masaya kasi nauwi ko naman. Oh, yung may gamit mong bag ngayon, yung Gucci? Ay, hindi. Hindi ko ginagamit. Alam mo, pinapa-aircong ko pa yung saan ng tita ko. Kasi bawal daw mainitan. Totoo yung sinasabi. Hindi habang buhay yung sa TV ko. Dalawang taon pa lang ako, tinuwala na kagad. Ang hirap. Ang hirap dun umasa. Naging kampante din kasi po ako eh, na, eh baka may isa susunod, meron na akong ano. May kumuha pa sa akin iba pag tinanggal ako dito. Mm-hmm. Zero, totally. Nung nagbi-business na rin na ako, yun sa tindahan ko nga, naliptin ko din. Ayaw kasi mga maniwala. Pag nagla-live selling ako, te, nagmamain lahat. Tapos hindi naman pala kukunin. Tapos sasabihin sa akin, sorry, kala namin joke lang. Ano bang nickname ang ginagamit mo pag nagla-live selling? Gusto hindi namin mag-live selling. Sa page ko, Erlyn Hipon Budol. Baka akala nila kasi budol yun. Budol. Oo, akala nila yun, budol. Sabi ko, oh, mga pre-love ko to. Mura ko lang ang binibenta. Tapos, imamain nila, mine. Tapos hindi naman kinukuha. Wala, binenta ko na lang ng tagmumura lang dun sa shop. Huwag naman ganun. Siyempre, naghahanap buhay yung tao, di ba? Siyempre, artista siya, akala nila. Tsaka comedian pa siya. Akala nila. Yan man na yung siniseryoso ng mga nagmamain-main dyan. Hindi naman nabibenta din. Kahit cellphone ko, bigay lang. Mga ano. Sino bigay ng cellphone? Yung mga ano lang, pads. May boyfriend ka ba ngayon? Abo, may shot ako. May shot. Anong trabaho ng boyfriend mo? Sa ano? Office. Ano? Above minimum. Anong above minimum? Ang sahod niya. So, mataas ang sahod niya? 800. Ay, 700 ata. Above minimum. Isa above eh. Kasi minimum sa 700 plus. Saan mo nakilala yung boyfriend? Sa Tinder. A day? Dati ko mag-shota yun. Ilang years na kayo? Magtatatlo na. Nagtitinder ako dati. 3 years. Alam mo, nung pinag-usapan natin yung jowa mo, napangiti ka kahit pa paano. Kanina parang puno. Correct. Umiba yung ano yung aura niya pag tanong ni Tony tungkol sa bigat shota niya. Ano nabibigay ng boyfriend mo sa iyo? Wala. Minsan pera. Minsan pera. Akala nga nila ano. Kala nila baliktad. Ako nagbibigay ng pera. Actually, siya nagbibigay sa akin pera pag walang-wala din ako. So pag umiiyak ka, malungkot ka, namumroblema ka, sinasabi mo yan sa boyfriend mo? Wala. Sabi niya. Huwag mo nung ano yun. Wala. Parang aasarin niya lang ako. Parang siguro maiba yung utak ko doon. Mm-hmm. Ewan ko, ganun siguro yung way niya. Hindi masyadong masaya. Parang aasarin ako parang masaya. Hindi nga ako naisip yun. Pero ang galing mo, 3 years na kayo. Oo. Kasi ano niya, siyempre, ano. Iba yung ano ng mata eh. Siyempre. Nagtutwinkle-twinkle. Nagtutwinkle-twinkle yung mata eh. Anong meron siya bakit tumagal ka sa kanya ng 3 years? Nagtitiis siya sa akin, kahit minsan, ano, daming lovers dun eh. Mga bakula, mga babae. Nagtitiis pa rin siya sa akin. Kahit na hirap ng pinagdadaanan mo sa buhay, kahit mahirap yung sitwasyon, nahanapan mo pa rin ng paraan paano maging masaya, para mumiti. Parang hindi mabigat ang problema. Ay nga yung ano eh, ay parang kaya ko magpasaya ng iba, pero yung sarili ko talaga, hindi ko magpasaya. Ano sa tingin mo ang magpapasaya sa'yo? Yung masaya pamilya. Siyempre, kung sobrang sino, saya ko pag nakikita. Oo naman. Pag pamilya, naiiyak pa nga ako. Iba na nila pag... Kahit sino naman, basta pamilya nang pinag-uusapan, nakakaiyak. Diba? Mm-hmm. At saka yung sa atin talaga naman gusto natin, pasayahin yung pamilya natin. Eh. So true. Selfless. Magiging selfless tayo pagdating sa family. So yun lang gusto mo? Hindi masaya yung pamilya mo? Kala ko kinausap ako ang lolo ko. Diyan, lola ko dati. Konti na lang ang buhay natin. Kailan kaya kami giginawa sa buhay bago umasok ng Wawawi. Tapos, hindi nila alam nga, nag-audition ako. Wala nakakaalam, mama ko lang. Tapos, nung ano, ala ko na ang ginawa na kami na nasa Wawawi namin ako. Talaga pinapakain ko yun, ang mas nasarap talaga. Malabas kami, kasi hindi kami palabas, palalabas tapos kakain. Hindi ko naranasan yun. Dati,
nung nagkatrabaho lang ako sa Huawei, tsaka ako lang nagawa yung mga bagay na yun. Yung mga hindi na nila na-experience dati, gusto ko pa-experience sa akin. Kasi naputol na. Mabait, oo. Mabait ng bata. Mm-hmm. Siyempre gusto niya iparana sa mga lolo at lola niya na. Kasi nga, konti na nga lang naman ang natitirang buhay. Oo. Diba? Maranasan namin kahit ano. Sadly. Correct, correct. Dapat lahat ng kabataan ganyan yung mindset. Mindset nila. Diba? I-ano talaga nila yung kanilang mga magulang, tsaka kung sino yung nag-alaga sa kanila. Ibalik. Pero masaya ako. Sobrang laking bagay na nangyari sa buhay ko. Pumasok ko sa Wawa. Nabago din yung buhay ko. Nabigay ko din yung mga bagay na hindi ko nabigay dati. Kanila. Pero ilang taon ka na? 22? 21. Magta-22 na po ako sa ano? Sa August 20. Lapit na. Magta-22 pa lang pala siya. Kumihiling ba lang bata. Wala. Pero sa akin wala. Kain lang kami. Wala na akong... Hindi ko po alam. Pero wala akong naislam ko pagdating sa sarili. Feeling ko marami ka pang pagdadaanan sa buhay. Itong pagsubok na ito, pinagdadaanan mo ngayon. Pinapatibay ka lang nito. Kasi diba, mas malaki yung pagsubok. Yan na naman siya. Ano, wisdom and inspiration. Feeling ko pag nalasan mo ito. Yes. May intindihan mo. Ah, kaya ko pala pinagdaanan mo. Kasi ito pala yung kapalit. Mas maganda. Sana pinagtitibay na talaga. Kasi sabi naman sa akin, may mga nakakausap po ako. Malalaman mo lang daw na nandiyan ng Diyos kapag nawalan ka. Yung... Naramdaman mo ba siya nito mawalan ka? Oo, kasi nakakapagpadala pa din po ako sa bahay. Hindi mo maaano yung si Lord kapag ano. Nabawa, hindi ka magagamot ng ni Lord kung wala kang sakit. Kailangan magkasakit ka muna bago kanya. Bago mo makita si Lord. Ano ba yun? Paano? Hindi, parang may saying na gano'n eh. Yes. You will never know that God is all you need when God is all you have. Yun. Parang ibig sabihin nun, di mo malalaman na siya lang pala yung kailangan mo. Pag siya na lang ang natira sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Kaya di ba minsan sabi mo nagugulat ka, kahit pa paano parang nakaka-survive ka. Oo. Tiyo mo, reklamo ko na reklamo na wala kami makain, pero nakakain naman ka po kami. Nakakakain ka na, paano? Kasi dumi-discard po kami. Parang hindi rin po ako naano sa mga tao na kapaligid. Swerte rin po ako sa mga tao na kapaligid sa akin. Thankful pa rin po ako sa ano. Kumbaga na zero po ako, pero napupunan pa naman po araw yung pang-araw. Ayun naman po ah. Laging may tinuturong lesson yung mga pagsubok. Tingin mo, ano yung tinuturong nito sa'yo? Walang permanente sa mga. Huwag kang makampante na palagi merong taong gagabi sa'yo. Dapat gumawa ka din ng pang-sarili. Oo. Ganun. Walang kasiguraduhan. Ano wala talaga kasiguraduhan sa mundong ito. Oo. At saka wala ding permanente. Ang only permanente is change. Yun. Kaya dapat i-ready mo lagi yung sarili. Hindi po ako mapapagod. Araw-araw akong gagawa ng paraan. Para sa kanila. Kaya na siya madiskarte siya eh. At young age, di ba? Ayan o. Ayun. Proceeds of this vlog will all go Proceeds of this vlog will all go to Herlene. Bait naman talaga ng story. Bait naman talaga ng story. Story, baka naman. Sarap lang. Ayun. Ay, grabe. Sobrang ano. Heartfelt din itong interview na to. Grabe. At saka tunay si ano, si Hipon Girl. Si Hipon Girl. Walang inhibitions, ganun. Yun eh, kung ano yung nakakita mo sa kanya sa ano, sa TV, yun na yun siya. Oo, kaya nga eh. Kaya siguro ano, natutuwa talaga sa kanya yung mga Kaya minahal din siya talaga ng mga tao kasi Oo. Sa pagiging totoo. Oo, totoo talaga. As in, yun talaga yung reality ng nangyayari. Kahit the way na magsalita siya, di ba? Ikaw naman. Ayun, guys. Yun, no? Dito na po nagtatapos ang ating reaction. Ito na ba talaga? Tapos na ba yun? Ito na yun. Oo. Bait ni Miss Tony. So, ang proceeds. Ang laki na actually ng view na to, di ba? Mm-mm. Itong pinakamalaking views ni Miss Tony.
Yes. At syempre, sa lahat ng nanonood nito, kumbaga, in a little way, nakatulong, nakatulong sila. Tayo. Mm, yun tayo yun. O, di ba? At ito, nakatulong tayo, mag-react tayo. Oo, syempre. Yeah. Oh. At sa mga manonood pa nitong reaction din namin, makakatulong din po kayo kay Herling, tsaka sa amin. Sa amin dito. Please, ano, don't forget to watch. Mm-hmm. Subscribe to our channel. Opo, sa channel po ni Awesome Jo TV. And Champ Ma. Yes. And comment down below. Comment down below po kung anong gusto niyong pagawa ng reaction sa amin. At saka don't forget to ano to hit the notification bell na rin para lagi kayong updated sa mga bagong upload namin. Mm-hmm. Yan. Ayan. Thank you so much po sa mga bagong subscriber natin dyan. Yun, maraming salamat sa inyong support. Yeah. At walang sawa. Yes, thank you so much po. At i-end na natin po ito dito. Oo nga, ito na. Ito na. So, bye everyone. Bye everyone. Thank you for watching. God bless. Keep safe. God bless.